Magandang hapon, Pilipinas at buong mundo. Naitay Kapuso, samahan niyo po kami ngayong hapon sa aming pagbibigay pugay at pag-alala sa isa sa mga haligi ng radyo at telebisyon. Kahapon, August 29, pumanaw na po ang dakilang broadcaster na si Mike Enriquez. He was 71 and he was a dear friend. Magkasama po kami ni Mike noong early 90s. Dito sa GMA 7. Kami magkaibigan. At nanatiling magkaibigan ng maraming taon. Naalala ko po nung ako'y babalik na dito sa GMA 7. I remember calling Mike and I said, I have to tell you that I'm coming back to GMA 7. And what a shame it would be if I don't let you know. Sabi po sa akin ni Mike, I would not have forgiven you had you not called me. He was a lovely man. He was a wonderful, wonderful friend. Sabi ko, Mike, sana pag nagsimula ang Fast Talk, makabisita ka sa amin. It was a dream to do an interview with Mike Enriquez. Alam ko hindi natuloy, but he said yes. He said yes, he would come to the show. Pero alam ko po na hindi na matutuloy. But he will always be in my heart. And he will always be in my mind. Salamat at paalam, Mike Enriquez. Enriquez at ito ang investigador sa programang ito, ang mga anomalya, mga abusado, hindi natin tatantanan. Magandang umaga po! Tatak na boses. Hindi natin tatantanan. Matapang na pagbabalita. Sa pakikinig dahil walang limanan. At natural na karisma. Excuse me po. Dito minahal ng mga Pilipino si Miguel Castro Enriquez. O mas kilala natin bilang Mike Enriquez. Dating seminarista si Mike. Bago niya pinasok ang radyo noong 1969. Ang interest ko noon sa radyo, listener, nakikinig ako ng radyo noon, pero hindi ko ginustong o binalak o pinangarap maging announcer. At bilang DJ, nakilala siya sa pangalang Baby Michael. Maura, nung nag-uumpisa pa lang ako sa radyo, DJ ako, ang binigay na pangalan sa akin, Baby Michael. Baby kasi yung pangalan nung girlfriend ko noon. Ah, hindi ko na, na siya girlfriend. Ay, bakit po? Asawa ko na siya. Wow! Taong 1995, nang lumipat si Mike sa GMA Network para pamunuan ang radio division, na noon ay may apat na istasyon pa lamang. Gusto mo bang lumipat sa ibang network? Ang sagot ko ay, depende kung anong network. Sino? Sabi kong ganun. GMA. Diba ang GMA TV? Yes, mas gusto nilang palakihin yung radyo. At mula sa radyo, hindi inakala ni Mike na alukin din siya ng GMA na maging news anchor sa telebisyon. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Naging main anchor si Mike ng Saksi at 24 oras. Magandang gabi Luzon, magandang gabi Visayas, magandang gabi Mindanao. Naging sumbungan ng bayan sa Investigador. Unang espesyal na pasabog ng Investigador. At sumabak sa field para ihatid ang mga pinakamahalagang balita, hindi lang sa bansa, kundi maging sa buong mundo. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanan nangyayari dito sa loob ng Iraq. Ako ay kasalukuyang naka-medical leave. Ginagamot ang aking kidney at ako po ay nakatakdang sumailalim sa operasyon sa puso. Noong 2018, binahagi ni Mike ang kanyang pagsubok sa kalusugan. At nang bumalik ang kanyang lakas ay buong puso pa rin niyang ginampanan ang kanyang tungkulin.
Mundo, how happy we all are to have you back here with us. Yes. Patunay sa kanyang hindi matawarang dedikasyon na maghatid ng serbisyong totoo sa bawat Pilipino. Ilang taon na ba ako dito sa GMA? 1995? Walang sikreto, basta mahalin mo lang yung profesyon mo. Huwag kayong papasok sa isang profesyon na hindi nyo mahal. Nilisan man tayo ni Mike, pero ang kanyang mga alaala, ang kanyang mga pamana sa radyo at telebisyon, at ang kanyang boses, mananatili habang buhay. Salamat at paalam, Mike Enriquez. Kasama po natin ay Tay Kapuso dito sa Fast Talk. Please welcome Rafi Tima. Rafi, maraming salamat. Thank you, Tito Boy. Susan. Thank you, Tito Boy. The one and the only Susan Enriquez. Thank you, Tito Boy. Joel Reyes, Zabel. Thank you, Joel. Thank you, Boy, for inviting us. Nasaan kayo kahapon? What were you doing? And your first reaction noong narinig nyo na pumanaw na ang kaibigang Mike? Actually, si Maris yung nagbalita sa akin. Siya yung unang nakaalam. Si Maris Sumali, my wife. Sabi niya, sumigaw siya. Tapos sabi ko, bakit? Sinabi nga niya, wala na si Mike. So yun, dun ko unang narinig na wala na siya. And wala. Umiyak kami, kagad kami. Ninong namin si Mike sa kasal. At dun ko nalaman na, although may mga ganong expectation na hindi pa rin, nakakagulat pa rin. Nakakagulat talaga na wala na siya. Susan, ikaw. Andun ako sa baba, Tito Boy, getting ready for dapat alam mo. And then, meron ka isang group chat kami na biglang merong pinost na picture ni Sir Mike. So pag, parang inisip ko, fake news na naman ito. Parang ganun yung tumakbo sa isip ko. Pero syempre, nung pagbalik ko, pero medyo ano na, nababalidate na totoo nga. Ako parang, hindi ko maubos maisip kung totoo na nga ba yun. Parang walang ano, alam mo yun, in denial ka na totoo na yung balitang yun. Joel. I got a call from I got a missed call from Tita Baby. Asawa ni Mike. I was doing my program in the afternoon about 3:15. So alam ko na may nangyari. Kasi hindi naman tumatawag si Tita Baby sa akin eh. And I never got an update regarding Mike's condition from Tita Baby. Ang nakakausap ko si Tita Rose, yung kanyang kapatid. So I immediately called her back and yun nga, binanggit niya na wala na si Mike, he expired at 3:04 p.m. And I immediately asked her if I can visit the hospital. Sabi niya, hindi, okay lang, Joel. I think si Tita Baby was hindi pa nagsisink in sa kanya. Kasi very immediate boy, you know. So I decided to go to the hospital from GMA. And I had the pleasure of the honor of seeing Mike while he is in the ICU. Bago isara yung body bag, nakapagpaalam ako at nakapagpasalamat. Thank you to Katrina, yung kanyang pamangkin. Pinayagan ako makapasok. And yun, ganun. Ngayon pa lang actually nagsisink in sa amin eh. Nawala na si Mike eh. The past years were challenging for Mike. Yeah. 2018, he was diagnosed with the heart and kidney ailment. He had a bypass, I think, in 2018. 2021, he had a kidney transplant. But he was always pushing himself to work. Yeah. Tanong, kung merong isang legasya, may legacy si Mike Enriquez pagdating sa trabaho, para sa inyo, ano ito? His dedication to work, grabe. ano siya, actually, one morning, boy, nag-ano siya eh. Papasok siya, he will do the newscast. Kaya lang nakita namin siya na humahapo na siya. Sabi ko, ba't andito ka pa? I still have to do the newscast. Hindi, sabi ko, magpahinga ka na. So, hindi na pala na-diagnose na may problema siya sa puso. We were able to convince him, don't do the newscast. We will do it for you. Yun, nagkasunod-sunod na, may problema siya sa baga, may problema siya sa puso, and nalaman din na may problema siya sa kidney. Mm-hmm. Pero grabe yung dedication sa trabaho nun. Miskin na hirap pumasok, papasok.
Susan, ikaw, yes. In terms of legacy. Yes, Tito Boy. Yun yung, kasi parang pag nagkakausap kami dyan, kasi nagkakasama kami sa mga remote coverages eh. Kasi si Sir Mike, madalas nasa remote coverages yan. Pagka may laking mga story, lagi niya sinasabi na pag may ginagawa ka, always give 100%, not 99.9, but 100% of what you can give doon. Bakit buma ang tawag niyo sa kanya, Raffy? Actually, mystery din sa amin yun. Pero ang pwede ko lang ma-explain, siguro dahil yung booming voice niya. Yun po ang natural na voice ni Mike Enriquez. Talagang malaki. Mm. Malakas yung kanyang boses. Pero very sweet kapag nakakausap mo siya in person. Very sweet terms, talaga siya. But in terms of legacy, what is it for you? Ganun din, yung work ethics niya. Kasi huli-huli ko siyang nakita, medyo ang sakit sa dibdib. Kasi nakita ko siya ang bagal na maglakad. Sobrang ba, kilala ko siya ng ang bilis maglakad, laging aligaga, parang laging may gustong gawin. Pero nung time na yun, ang bagal niya maglakad. At inaalalayan na siyang pumapasok sa sasakyan at lumalabas. Ang sakit kasi iba yung pagkakakilala ko sa kanya. And then, suddenly makikita ko na siyang ganun. Pero nagtatrabaho pa rin. Hanggang sa huli, gusto pa rin niyang maglingkod sa bayan. He was quick to banter. He had a great sense of humor. It was almost wry, ika nga nila. He didn't want to be fuzzed over. Yeah. He was very private to in that sense to the very end. Ang ating pag-uusapan na itay Kapuso sa aming pagbabalik ay the lessons learned, the fondest memories you have about Mike Enriquez. Ito po ang aming pag-uusapan sa pagbabalik po ng Fast Talk with Boy Abunda. Kami nagbabalik po dito sa Fast Talk with Boy Abunda. You know, I came across an article written by Marisa Flores kahapon. Isa dun sa mga sinabi mo niya ay, I mean, this is a rough quote, but parang, you cannot not love Mike. Mm-hmm. She wrote that. Mm-hmm. Pag pinag-uusapan natin si Mike Enriquez, in the context of lessons learned, you know, as a human being, as a broadcaster, ano ang lessons, ano ang fondest memories ninyo kay Mike? Ikaw, Raffy. Siguro yung passion niya sa work, kahit na ilang dekada na siya sa industriya ng ito, nandun pa rin yung puso niya. Nakasama ko siya sa sa Tacloban, after ng Haiyan, typhoon, ng Super Typhoon Haiyan. Natutulog lang kami dati sa labas ng ship, isang Navy ship. Nabalitaan nung captain na papunta si Mike doon. Walang ibang tutulugan doon. Sabi niya, sige, pwede naman siya pumunta rito. Nag-provide siya ng quarters doon sa loob ng barko. Tapos in-invite na niya kami kasi sa labas na kami natutulog. Sabi niya, join na lang kayo, dito na lang kayo sa loob matulog. Nakakatawa kasi, well, five days na kami nagko-cover doon, so medyo pagod na. Pero may isang araw na nauna siya nagising sa amin. Okay na siya, na fully, pwede na siya magko-cover na siya. Ako pupungas-pungas pa. Ang aga niyang nagising para mag-ready at mag-cover. The whole day magko-cover na siya. So ganun siya. Nakaka-believe na kahit na ganun na siya katagal sa industriya, nandun pa rin yung passion niya sa trabahong ito. So yun siguro ang matatandaan ko sa kanya talaga. At I will keep that in mind. Mm-hmm. Susan, ikaw. Yun, Tito Boy, ganun din, dedication niya sa trabaho. At alam mo, yung hindi alam siguro na tao, napaka-cowboy niya si Sir Mike. Pagkasama mo yan sa mga remote coverages, naku, ang hilig niya bumili ng mga street food. Yung mga inihaw na pusit, yung mani, yung mga ganyan. Ang hilig-hilig niya, parang hindi mo siya po problemahin when it comes to food. Kasi parang lahat, kahit yan, nasa street food yan, kakainin niya yan, napaka-cowboy. Hindi siya maselan sa pagkain. So, bakit niya, ako mga pipigil dyan, sir, ano ka ba? Tama na yan. Masarap to eh, sasaw-saw mo sa suka. Yung mga inihaw na pusit, ang bango-bango kasi nung pagka iniihaw, di ba? Yung mga rally-rally niya, may mga inihaw na pusit. Gustong-gusto niya yun. Madali siyang alaskahin para manlibre. Madali siyang kantsawan. Kantsawan. Sir, sarap. Magagalit, pizza. Pero biglang. Sarap mag-pizza. Ilan? Ganun siya, napaka-generous niya, no? Pagka, lalo right. Na pagka sa mga kasama niya sa work. Joel, ikaw. Siguro boy, marami akong anecdotes ni Mike. Pero isa sa mga masasabi ko, I'm sure Susan knows this. Mike is a difficult boss. Perfectionist. No? The slightest mistake sa script, and he will terrorize you. No?
because he's a sucker for competence. Ay, yun ang nagkakamali. But you know, outside work, si Mike is a very caring friend. No? Yes. I remember, we got married in 2003, my wife and I. Tapos, kinuha ko siya sa West. Dalawa lang silang ninong, si Mike tsaka yung kaibigan kong mayor. At after 3 years, we decided to magpakasal sa simbahan. Kinuha ko ulit siya nino. Sabi niya, ibigyan na naman kita ng pakingkin. Sabi ko, pwedeng hindi naman. But he ended up, he's a generous person. Yeah, yeah. Uh-huh. Very generous. Pagka kami papaalam, sir, babakasyon muna kami. Three weeks. Sige, bumalik ka agad, ha? O, balik kami ka agad. Pero, papupuntayin ka na sa opisina niya, bibigyan ka niya ng pocket money. Ganon siya ka-generous. Mm. Napaka-generous na tao. If you were to articulate, kasi napapag-usapan natin, what I'm hearing is that he was very passionate, he was a strict boss, pero labas ng trabaho, napakabuting tao. But if you were to articulate the most important lesson you learned from Mike as a broadcaster, ano yun? Siguro, ako kasi as a broadcaster and a person, as a person talagang halos magkadikit na yun eh. Ang lesson ko siguro nakuha sa kanya, value yourself. Value yourself. Kasi kung hindi ka rin makakapagtrabaho na maayos. Very generous din siya sa words of wisdom. Hindi niya nakakalimutan lagi na magsabi sa amin. Pag nakakasalubong ako, kaya si Maris, lagi niya sinasabi, uy, para magtagal kayo, maging mag-best friend kayo, lagi kayo maghawak kamay, at lagi kayo mag-date. Yun lagi lang sinasabi sa amin yun. At, nakaka-encourage. Yeah. Na father figure na rin kasi siya sa amin, lalo sa mga reporters. Talagang mararamdaman mo yung pag-value niya sa aming mga nasa field. Mm-hmm. Kaya, yun siguro yung matatandaan ko yung lesson sa kanya. Ano, Tito Boy, ano siya yung talaga ang pantay-pantay ang tingin niya sa tao? Mataas, mababa. Alam mo kasi pag magkasama, siyempre, Mike Enriquez yan eh. People are screaming pag nakikita siya. Talaga pag gayon sa Mike, pa-picture, wala siyang hinihindian kung kaya rin lang naman. Yes. Pareho ang tingin niya sa tao. Mataas, mababa, pare-pareho tingin niya. Joel? Si Mike is unique. Siguro there will never be a Mike Enriquez in the industry. Kasi Mike can mix comic and news without sacrificing integrity. Right. No? Pwede siyang maging, pwede ang balita maging katatawanan nang hindi mo nasasakripisyo yung essence ng balita. And nobody can do that. Only Mike Enriquez can do that. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panahon. Narinig ko, he was a passionate man, he was dedicated, pantay-pantay ang tingin, maghawak kamay, that was Mike. But I think the most important lesson that I'm learning now is when you are remembered, ang sarap sabihin, Mike Enriquez was a good man. He was a good man. He was a good man. From a professional point of view naman, parati kong sinasabi sa kanya, when you talk about brand, Mike embraced who he was. You know, the way he delivered his newscast, the way he lived his newscasts, his broadcast, and he was not afraid to commit mistakes. Yes. Oh, yeah. That was Mike Enriquez. And he was a beautiful human being. Maraming salamat po, Naitay Kapuso, sa inyong patuloy na pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at sa inyong mga puso. Parati kong sinasabi, be kind, make your nanay and tatay proud, hashtag say thank you. We will always remember Mike Enriquez. And we will continue to talk to you every day. Goodbye for now, and God bless.